Kumusta mga lodi, mga kapadya? Kung napapanood yung mga videos ko, may drone shots din ako paminsan-minsan pag pupunta ako sa probinsya or sa ibang bikepacking trips namin. Minsan nagdadala ako ng drone. And for the last 2 years, ano yung gamit ko na drone? DJI Spark. So yan yung gamit ko. Ito lang naman yung drone ko for the last 2 years. And sobrang nag-enjoy ako na gamit to. Marami rin akong accessories. And dala-dala ko to sa mga bikepacking trips ko minsan. Pero, kumuha tayo ng bagong drone sa DJI. Mag-unboxing tayo. Mabait si Santa. Ayan, DJI Mini 2. Ayan, DJI Mini 2. I-unbox natin. Bakit tayo kumuha nito? Una, yung compared sa Mini 1, yung Mini 1 kasi hindi pa siya naka 4K. Tapos yung wind resistance nito nag-improve. And compared sa Spark, yung Spark kasi battery life niya is mga nasa 15-16 minutes lang. Dito, battery life nito ay nasa 30 minutes, 30-31 I think. Tapos fly more combo na rin yung kinuha ko dahil mas makakatipid ka kung kukuha ka rin naman ng extra batteries or accessories, kakailanganin mo to. Yun yung una kong natutunan when I first had the Spark, dahil pag nagpa-practice ka ng magpalipad, pag isang battery lang, mabibitin ka sobra, nakakabitin. Pag may trips ka naman, kung isang battery lang yung dala mo, mas lalong nakakabitin at nakakaasar, dahil minsan nagka-camping kami, walang kuryente, hindi ka pwede mag-charge, so nakaka-frustrate. So ito may extra 2 batteries na siya. So you have a flight time of 1.5 hours for these 3 batteries. Tapos 10 kilometers na rin yung transmission range niya. Tapos meron na rin zoom yung kanyang camera. Yun, maliban sa may 4K na rin yung camera niya. Mag-unbox tayo, samahan nyo ako. Tignan natin kung ano yung laman itong fly more combo ng DJI Mini 2. Ngayon, yung basic package niya, I think it's just a remote control and yung main drone. So yan lang yung fly more combo kasama isang battery. Tara, unbox na natin. Let's go. Oh my. Wow. So una-una, nakalagay na siya sa box, ay sa bag. Ganda nung bag, ah. Yun. Yung bag niya. Ganda. Ganda, oh. DJI, ganda nung tela niya, waterproof. Dito yung zipper sa taas. Wow. Ganda rin, may zipper din yung pinaka top cover. Zipper. Yung laman ng top cover, nandito na yung propellers A, B yung laman, yung 3 pairs of propellers, it's in the top cover pocket, the extra remote control sticks is also on the top cover. This is the screw driver, Phillips screwdriver. This is the remote control. Yeah. I think this is the manual. Let's check it out later. Accessories. What other accessories? Ah, ito na yung battery. Ito na yung USB OTG na Type-C to Type-C. This is it. Portable charging hub. Tapos may kasama siyang USB Type-C charger, and this is the power outlet. I think that's just it. Oops, dalawa pala yung cable. There's 2 USB OTG, the other one is type C to type C, and the other one is USB type C to micro USB. What else? So syempre yung Mavic. Here we go. Here's the Mavic. Yeah, yeah, yeah. Yan. Let's check this out more later. Buksan natin siya. Pero hindi pa natin palili pa rin. So yung bag, it's very very nice. May divider siya. Nakasama na. At may foam para sa drone. Okay. Yan. Buksan natin isa-isa kasi naka-plastic pa. Siguro, nainan natin tong battery.
Ganda. Ayan. Yung charger niya. Ayan. Yung kanyang portable charger. So, pwede mo na siyang gamitan ng power bank. Unlike yung sa Spark na napakalaki and hindi mo siya pwedeng isaksak sa power bank. Meron din akong portable charger. Mamaya papakita ko sa inyo ang laki. Pero yung screw, ibuksan na rin natin. Maliit lang siya. Just in case wala kang screwdriver siguro. Marami naman na tayong screwdrivers. Next, ito, hindi na natin bubuksan tong mga propellers, yung hélice. Dahil meron na naman yung Mavic. Buksan na lang natin itong Mavic later on. Ito, bubuksan natin later on itong joystick, yung remote control. Ito yata yung kailangan mong i-screw. Tapos yun, USB Type-C cable for the charger and the outlet. Tapos yung Type-C. Type-C and Type-C to micro USB na USB OTG. Para saan to? Para i-connect mo yung phone mo directly sa remote control. Kasi minsan kapag walang cable, minsan nawawala yung connection through Wi-Fi. Yan, helpful to. Ito, check natin. Okay. Normal, cinematic, sport. Hindi ko pa napapag-aralan yung new features nito. Pero alam ko na ibang features dahil sa Spark last time paggamit ko. Oo. Okay. Kasama na rin palang USB OTG ito. Kala ko hiwalay pa. Ayan, nakasaksak na yung USB OTG niya. Na Type-C to Apple. Since wala naman akong Apple phone, tanggalin natin to. Sandito na yung cellphone. Oh, meron na rin pala siyang kasama na ilalim. Hindi ko napansin to. Ayos. Ganda. I'm not sure bakit napakalaki nito as compared dun sa remote control ni Spark. Pero ang difference, dito kasi sa Spark, antena niya to. Tapos andito yung cellphone sa ilalim. Sa Mini 2, nasa taas na yung cellphone dito mo na ilalagay instead of here. We'll try to screw yung... Napakadali pala, hindi mo na kailangan ng screwdriver. Manually, kukunek na siya. Kailangan din natin may paso. Bulky lang yung remote control nito, ang laki. And, doon na tayo sa main. Pusahan muna natin ito, may manual pa. The manual, quick start guide for newbies. Pasahin ko to para sa remote control only. Ito na, charging hub, may manual din na separate. Sure what this is. Yan, disclaimer guidelines, safety guide, flight restrictions. Yan, kung newbie kayo, kailangan nyo basahin to. Ito na tayo sa main event. DJI Mavic Mini. Tanggalin natin tong gimbal protector. Ayan. Yun na yung kanyang. Kita nyo, it says 4K. Yun. Yun pala yun. Ina-unclip pala sa gilid. Ayan. So, kailangan pala talaga dalhin to. As protection for the propellers. Ito na yun. Ganda. Oops. Yan na yun. Tanggalin natin tong protection. Para saan to? So, dito mo ini-insert yung battery, yung Type-C cable charging SD card. Compare natin siya sa DJI Spark. Almost the same size. Mas maliit lang yung arms nung kay Spark. And mas malapad yung propeller nitong DJI Mini 2. Ayan. Malapad. This is wider. The Mini 2 propellers are wider as compared to the DJI Spark. When it comes to the body, it's almost the same, but the Mini 2 has a smaller battery. And it's also lighter dahil mas lighter din yung battery niya. Let's check out the battery compartment. So, hindi ka na mag-iisip na malalaglag yung battery mo. Sa DJI Spark kasi, external lang yung kabitan. Ito, you don't have to worry about your battery being unclipped while it's on the air. Ganda.
Yun, yung cup nga pala natin is from Pau Bicycle Shop. I-search nyo siya sa Facebook, Pau Bicycle Shop. Malapit siya sa Quezon Avenue. Nandun siya sa bandang likod ng Santo Domingo Church. Dun sa side na yun, madali siyang puntahan. And napakaganda ng customer service dito, guys. Di na dayo ako pa yun kapag may kailangan ako na parts or may kailangan akong bilhin na gamit. So, pwede kayo mag-inquire online. Kini-cater niya, mountain bikers, road bikes, mga gravel bikers. Punta kayo sa Facebook niya or punta kayo yung shop niya. Just search for Pau Bicycle Shop. Okay, guys. Yun, nakita niyo na yung pag-unbox natin sa DJI Mini 2. Sana nagustuhan niyo to. Mag-subscribe na kayo kung di pa kayo nakasubscribe. Hit that bell button para updated kayo sa mga reviews, adventures natin sa channel na ito. Alright? See you next time!